Yan, finally, nakakain din ako ng uraro cookies. Naalala ko yung ginagawa ng lola ko, my grandmother making this uraro. See? Ayan. Alam, pinatikim ko yung Bangladesh ng ano, uraro. Gustong gusto niya. You like it? Good? Good. Okay? Good. Ayan o. Sa tagal ng panahon na ito, siguro mga 6 na taon pa lang din ako, ginagawa ng lola ko to. Magtatanim siya, hihintay ng ang harbesan, tapos yung puno na troso ilalagay doon, tapos iipitin para kumatas siya. Ayan yun. Napakasarap nitong uraro na to. Kaya yun. Ayan o. Bihirang-bihira na lang gumagawa nito. Halos namatay na yung mga matatanda na gumagawa nito. Napakalasa nito. Itlog, uraro, butter, tapos ilalagay sa pugon. Nakatulong pa ako sa lola ko nitong gumawa. Iniipit namin sa troso yung malaki. Yung troso ng kaimito. Kagang iipitin na ganun, no? Lalabas yung katas. Tapos yung katas nyo, ilalagay sa timba. Iyaanyo nang iyaanyo. Lalagyan ng tubig, tapos sasalain sa ano, pagtsa. Ganyan yun. Napakahirap gawin ito. Talagang pagbubuhusan mo ng ano, lakas, pawis. Ito yung inahandaan ng mga matatanda pag may dumarating na galing sa Manila. Special ito para sa mga matatanda. Itong uraro na to namana natin sa paggawa sa mga Kastila. Kaya yung mga ninuno natin, mga matatanda, ito yung hinahapag nila. Lalo na sa piyestahan, ayan, sa Pasko, ayan, bagong taon. Kahit sa mga ninang ko, pag nagmamano ko, ito yung binibigay nila. Ang gusto ko pera, pero ito yung binibigay nila. Pero pag tikim ko, yun, napakasarap, napakalasa. At napaka, ano nito, mabusisi paggawa nito. Maghapong kang maggigiling nito, tapos madaling araw pa lang ilalagay mo sa hulma, sa hulmahan. Akin. Ayan. Kaya napaka ano nito. Napakahirap gawin nito. Ito ang uraro. Ayan, nagustuhan ng Bangladesh. Miya. Good. Vamos.